What's up, plantitos and plantitas? For today's video ay mag-a-update tayo ng mga propagation natin ng mga previous topic natin na mga philodendrons. At i-feature din natin ang rest of the philodendrons na meron tayo dito sa ating garden. For the past few months is mostly ay philodendrons ang mga topic natin. So for today's video ay update natin ang lahat ng mga previous topics natin dito sa ating channel. So please stay tuned and watch this whole video. So guys, ang first update na philodendron natin is ang philodendron Red Congo. So ito po ngayon guys, ang Red Congo natin, and as you can see is meron na naman itong A roots. So mostly siguro mga months by now ay pwede na natin itong ulit na ipropagate. So ito po ang other na propagation natin na Red Congo. And as you can see na meron na itong bagong sibol at may A roots na rin, so pwede na natin itong tanggalin. So para dapat meron na naman bagong sibol na pwedeng lumabas dito. At yun ay isang Red Congo din. So bagong harvest lang po yan. At so ito po ang anak natin na Red Congo. So ang next na philodendron na i-update natin is itong Black Cardinal philodendron. At marami na rin tayong na-topic na about this Black Cardinal philodendron. So mag-update tayo sa lahat ng mga propagations natin about this philodendron. So ito po guys ang cuttings natin na philodendrons in our previous video. And as you can see na meron na itong dalawang bagong sibol. So siguro almost 2 months na rin ito na propagate natin at na-feature natin ito sa ating video sa ating channel. At ito naman is ang kanyang top cuttings. So ayan, and as you can see na medyo nasunog po ang kanyang dahon dahil nilagyan po namin ito sa mayroon na direct sunlight. So guys, ang next na philodendron na i-update natin is ang Prince of Orange or tinatawag nilang tricolor. So actually ito po ang top cut natin na Prince of Orange or tricolor. And as you can see naman guys na na-damage po ang bagong leaf nito. So ayan po. So dahil ito po sa pag-change natin ng location, so nasira po ang kanyang dahon. Pero okay lang po ito. And as you can see naman na meron na itong mga A roots. So siguro months from now ay pwede na natin ulit itong ipropagate. At pupuntahan natin ang lower cuttings nito. So ito po guys ang ating lower cuttings ng ating tricolor or Prince of Orange. And as you can see na marami na naman itong mga bagong sibol. And marami-rami na rin tayong nakunan na cuttings dito. So ayan po, at ganito lamang po ang pagpropagate ng ating Prince of Orange. And as you can see, marami pang mga bagong sibol na lumalabas. So kaya importante po ang pag
aalaga natin sa mga lower cuttings kasi dito po nanggagaling ang ating mga pera. So guys, ang next na philodendron na i-update natin is itong Royal Queen Philodendron. Ayan. And as you can see, ang Royal Queen na philodendron is halos magkahawig lamang po sa black cardinal. So ito po ang kanyang lower cuttings. Ayan, at ito po ang bagong sibol. At meron na itong aerial roots at pwede na natin itong i-top cut ulit para meron na naman mga bagong sibol na lalabas. At ito po ang top cut natin na Royal Queen. Ayan, and as you can see, natumubo na ito at nakapag-produce na rin ito ng aerial roots. Kung gusto natin itong i-propagate, ay pwede natin itong i-cut dito, banda. So, another propagation na naman. And I said earlier is ang Royal Queen at ang Black Cardinal ay magkahawig. Ayan po, ito po ang Black Cardinal and as you can see, ang kanyang dahon is ganito. So medyo malapad po at pahaba, ngunit ang Royal Queen is medyo pabilog at mukhang pa-heart po ang kanyang itsura ng kanyang dahon. So ganito po ang pinagkaiba ng Royal Queen at ang Black Cardinal. So ang next na philodendron na i-update natin ay ang Linnet philodendron. So itong Linnet philodendron ay na-feature natin sa ating channel almost December ata. So ito na po ang itsura ng propagation natin na Linnet philodendron. So guys, ito na po ngayon ang update ng ating Linnet philodendron. And as you can see, na meron na itong bagong sibol. So ayan, ibig sabihin na successful po ang ating propagation. So ito po ay other na propagation natin. And as you can see, na meron na itong mga A-roots ang bagong sibol natin. So ganito lamang po ang pagpropagate. I-cut lang natin dito banda. At as you can see, na may mga bagong sibol pa. So about dalawa. And last week ay nakakuha na tayo na bagong sibol dito. So ganito lamang po ang pagpropagate ng Linnet philodendron. At ito po ang top cuttings natin. And as you can see, na nakapag-produce na ito ng bagong leaves. So ayan. So medyo kakaiba po ang leaves na ito dahil isa lang po ang kanyang leaf dito, ang kanyang petioles, at nag-split po ito. Medyo kakaiba ang Linnet na propagation natin na ito. And up next na philodendron na i-feature natin ay itong Ring of Fire philodendron. So ayan po guys, at ito po ang ating top cuttings. And as you can see, ay tumubo na po ito. And ayan, nakapag-produce na po ito ng bagong leaf. So ayan, at meron na rin itong mga aerial roots. So ito po ang ating lower cuttings ng ating Ring of Fire philodendron. At tumubo na rin ito guys. And as you can see, nakapag-produce na ito ng bagong sibol. So ito po ang ating cuttings. Ayan, so ito po ang bagong sibol. So napakabilis lamang po
ang pagpropagate ng ring of fire philodendron. Meron din tayong ayan, so unique na variegated ring of fire philodendron. So napakamahal po nito ngayon sa market. So another, ayan, nakapagpropagate na rin tayo ng ring of fire variegated. So ito din po guys ang Philodendron Olympiad, at na-feature na din natin ito sa ating channel. So ayan, at wala pa itong bagong mga sibol. So ang mga bagong sibol ay lumalabas lamang po sa kanyang side. At meron din itong parang, ayan, tingnan nyo, at parang tiger na patches sa kanyang petioles. So ayan po ang update ng ating Philodendron Olympiad. So ang next na i-update natin is itong Philodendron Selum. So ito po ang Philodendron Selum, at ito ay bagong cuttings lamang. So ito po guys ang kanyang cuttings, ayan. And as you can see na nakapag-produce na rin ito ng mga bagong leaves or dahon. And as you can see, ang dahon po ng Philodendron Selum is halos pabilog po. Ayan. And na-feature na rin natin yan. So, on how to differentiate ang Selum at ang mga Olympiad at ang Sanadu. Ayan. So, ito po ang Philodendron Selum. So, guys, ang next na Philodendron na i-update natin ay ang Philodendron Sanadu. So ito po guys ang ating Philodendron Sanadu. So ito po ang tinatawag na nila na Golden Sanadu, at ito naman po ang normal na or original na Sanadu. So ito po ang itsura ng Sanadu natin, at ito po ang bagong propagation natin na Sanadu. So ganito lamang din po ang pagpropagate ng ating mga Sanadu. Ang Sanadu rin po ay na-feature natin last year. So ito na po ang itsura ng ating mga Sanadu ngayon. So guys, at ito po ang last na or previous video natin na feature sa ating channel, at walang iba kundi itong Birkins. So ang Birkins po ay isang uri ng variegated na philodendron, and known po siya sa kanyang stripe na coloration. And as you can see guys, napakaganda po na variation ng kanyang stripe. So ito po ang Philodendron Birkins. So ang Philodendron Birkins po ay ayaw nila sa direct sunlight. So much more na shaded area or indirect sunlight po ang kailangan ng mga Birkins. At the reason po, nilagyan po namin ito ng mga cocoa coir is medyo umuulan kasi ngayon, at ang mga soil po nito kung umuulan ay gumagalaw. So protection po ito para sa pagdilig natin or sa mga ulan. At nagiging presko po ang ating Birkins. Ayan, and ang next video na Philodendron na i-update natin is itong Philodendron Pink Princess. So ang Pink Princess po
ay na-feature natin in our last or previous video. So, ito na ngayon po guys ang ating Pink Princess. So, na-change na natin ang location ng ating Pink Princess kasi during ang last na location niya is nasunog po ang kanyang lips. So, the reason po is madali po itong nasusunog is ang kanyang pink patches dito is lack of chlorophyll. Kaya po ganito ang mga variegated na mga plants or philodendrons. Variegated po sila dahil kulang po ang kanyang chlorophyll. Kaya madali po itong masunog kung natatamaan ng direct sunlight. And as you can see naman, ang kanyang green na leaves ay wala pong epekto. So, kung meron kayong mga pink princess is huwag nyo po ilagay sa direct sunlight para hindi po masira ang kanyang dahon. So, marami pa rin tayong mga philodendrons na hindi pa natin na-feature dito sa ating channel tulad nitong Empress. So, ayan guys. So, ito po ang Empress. At tawag nila dito is Chocolate or Choco Empress. So, hindi pa natin ito na-feature. At itong Gigantum. Ayan. So, Philodendron, Gigantum, hindi pa natin ito na-feature. So, ang na-feature natin in our last previous video is itong Gigantum variegata. So, ayan guys. So, hindi po natin ito na-close up sa video natin in our previous video. So, ito po ay ang Gigantum variegata. Ayan, at meron na rin itong dalawang bagong sibol. So, ayan, na-top cut na natin itong Gigantum variegata. So, one of the biggest na philodendrons po ito na meron ngayon sa ating market. So, ito rin po guys ay ang Gigantum. And as you can see, ang laki po nito. So, ganyan po kalaki ang dahon ng Gigantum. So, isa po itong uri na philodendron na kung tatawagin nila ay one of the largest na philodendron. So, ayan guys. So, ito po ang lower cuttings pala ng ating Gigantum. And as you can see, yung kanina is ito po ang lower cuttings niya. At meron na naman bagong sibol. So, ayan po ang laki. At hindi pa natin ito na-feature sa ating channel. So, ayan po guys ang update ng lahat ng mga philodendrons na feature natin dito sa ating channel. And I hope na gustuhan nyo po ang video natin ngayon. And please po don't forget to like and subscribe. At please comment down below sa comment section natin. At malaking tulong po yan sa ating channel. Please po na huwag po kayong mag-skip kaagad sa mga ads natin sa ating mga videos. Kahit mga 20 seconds lamang po ay malaking tulong na po iyan sa ating channel. So, ako po ay si Jason Odado Ramirez at ito po ang PlantTube channel. At until next time, and thank you for watching.